Napakasakit para sa isang taong nagmamahal ng tapat ang lokohin ng taong pinakamamahal niya. Yung tipong nagmamahal ka ng buong katapatan, tapos nang igaganti pa sa'yo ay panloloko at kahihiyan. Well, kamusta mga giliw kong taga-subaybay? Nagbabalik kayo dito sa channel ng John D. TV. At ngayong araw na ito ay isang kwentong sumasalamin sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino ang inyong mapapakinggan. Marahil ang iba'y makaka-relate sa kwentong ito. Ang istorya ng isang lalaking pinaglaruan ang damdamin ng isang single mom. Ano nga ba ang mga kaganapan sa kwentong ito? Yan ang dapat niyong abangan, kaya halika na. Tumuto ka na, tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Good morning, love. Miss na miss na kita. Kamusta ka dyan? Kahit sa chat lamang ay parating buong pusong naglalambing si Jolene sa kasintahang si Anton. Buong akala niya kasi ay seryoso ito sa kanya at akala niya ito lamang ang lalaking kaya siyang tanggapin kahit na mayroon siyang anak sa pagkadalaga. Hey babe, sino yan? Pupungas-pungas pang babaeng katabi ni Anton sa kama na si Ellen nang tumunog ang cellphone nito. Ito na naman si Jolene, chat ng chat. Teka lang, sasagutin ko para di makahalata. Nakabusangot na sagot ni Anton. Oh, okay, sige. Imbis na mainis ay tumalikod pa si Ellen upang makapag-reply si Anton. Ang hindi alam ni Jolene ay tatlong taon na siyang niloloko ni Anton sa pag-aakalang magagamit siya nito upang makauwi ng Pilipinas. Isang taon na kasing walang trabaho si Anton sa Amerika sapagkat pirme siyang natanggal sa trabaho dahil sa pagiging tamad niya. Kung hindi late ay palagi siyang absent. Si Julie naman ay masipag at madiskarte sa buhay. Trabaho at racket ang pinagkakaabalahan nito. Lahat na yata ay tinitinda niya at pati pagpapautang sa mga negosyanteng kaibigan ay pinasok na rin niya upang lalong lumago ang pera. Dahil mahusay sa negosyo si Jolene ay lumago ng lumago ang pera nito. Madalas din niya itong nababanggit kay Anton kaya't lalo namang umaasa ang lalaki na mapeperahan niya ang kasintahan. Ano ba yan? 4 na taon na wala ka pa rin nahihita sa babaeng yan? Nang gigigil na saad ni Ellen. Babe, hintayin na lang natin na mas yumaman pa siya, okay? Pag nangyari yun, hindi na to mag-aalin lang ang magbigay ng pera kahit buwan-buwan pa. Hindi ko na rin kailangan pang makipagkita sa kanya. Mahabang paliwanag ni Anton. Ang hindi alam ni Anton ay nakakahalata na si Jolene. Paano ba naman ay madalas na siyang hindi sumasagot sa mga chat at tawag nito? At sa tuwing nagtatampo si Jolene ay nagdadahilan na lamang siya na may pinagdadaanan siya tungkol sa kanyang ina. Totoo naman yun. Dahil nabaon na sa utang ang ina ni Anton, kakapadala ng perang panggastos niya sa Amerika. Imbis na siya kasi ang sumuporta sa mga kamag-anak na nasa Pilipinas, ay siya pa nga ang pinadadalhan ng ina. Hanggang sa naisip na ni Anton na ipakiusap ang ina kay Jolene upang magpaawa na naman at baka sakaling pautangin sila nito at makabayad sa mga pagkakautang ang ina. Ngunit tila dalang-dala na si Jolene sa mga lalaking pera lamang ang habol sa kanya. Kung tutuusin ay marami naman siyang manliligaw ngunit tila kay Anton lamang nahulog ang loob niya. Gwapo, malambing at magaling kasi itong magsalita kaya naman ganoon na lamang kahumaling si Jolene dito. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang hindi na nagparamdam si Jolene sa binata. Bakit hindi ka sumasagot? Kinakausap kita. Umuusok na ang ilong ni Ellen habang tulala naman sa kawalan si Anton. Sorry Ellen, pero hindi ko na kayang ituloy ang panloloko ko kay Jolene. Nang hindi ko na siya nakausap at hindi na siya nagparamdam pa, bigla ko na siyang hinahanap-hanap. Hindi na ako nakakatulog magmula nang bigla na lamang siyang naglaho na parang bula. Hindi pa natatapos sa pagpapaliwanag si Anton ay agad siyang inundayan ng malutong na sampal ni Ellen. Mula noon ay hindi na rin siya tinulungan pa ng ikalawang kasintahan na si Ellen.
Pinalayas na siya sa tinitirang apartment at maski kakainin sa araw-araw ay hindi niya alam kung saan kukunin. Palipat-lipat siya sa bahay ng mga kaibigan ngunit hindi na rin naging maganda ang trato sa kanya ng mga asawa at magulang ng mga ito sa kanya dahil hindi naman talamak sa kultura ng ibang bansa ang magpatuloy ng kung sino-sino sa kanilang mga tahanan. Araw-araw niyang sinusubukang kontakin si Jolene ngunit tila nagpalit na ito ng numero. Ultimong ina niya ay hindi niya na rin makausap. Habang nakatulala na lamang sa parke, si Anton ay pumukaw ng kanyang atensyon ng isang masayang pamilyang naghahabulan sa may swing. "Ma'am, find me!" Tila pamilyar ang boses ng batang yon. "Dad, I want some ice cream!" Saad naman ang isa pang batang babae. "Let's go, kids. Your mom has an appointment at the salon. She'll be in monster mood if she gets in late because of us playing around." Nagbibirong tugon ng tila ama ng mga bata. Halatang Pinoy din ito dahil sa itsura nito. Maya-maya pa'y tila nanigas si Anton sa nakitang mukha. Si Jolene. Malaki ang ngiti nito. Maganda. Maaliwalas ang mukha at tila masayang-masaya. Muntik pa siyang makita nito ngunit tinaklob na lamang niya sa mukha ang suot na hoodie jacket. Sa sobrang pagkabalisa ni Anton ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nasaksihan. Sinubukan niya ulit tawagin si Jolene at nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang boses nito. "Nakita kita kanina sa park. Anong nangyari sa'yo? Nasaan na si Ellen?" Ang dating malambing at laging nag-aalalang tinig nito'y naging malamig na. Doon nalaman ni Anton na sinabi pala ng kanyang ina ang lahat kay Jolene at pinayuhan itong lumayo na sa kanyang anak. Ipinakita rin naman ito mga larawan ni Anton kasama si Ellen upang makumbinsi si Jolene na lumayo na sa anak. At sa pagkakataong yun ay sumampal sa mukha ni Anton ang realidad na wala na siyang ibang maaasahan pabagkus ay ang kanya na lamang sarili. Nagsimula siyang maghanap muli ng trabaho. Ngunit wala nang tumatanggap sa kanya sapagkat mayroon na siyang hindi magandang record. Tinalikuran na rin siya ng kanyang ina, mga kaibigan at iba pang mga kamag-anak. Sinubukan niyang tawagang muli si Jolene at makipagkita dito dahil baka sakaling may natitira pa itong pagmamahal sa kanya. Nagulat siya nang pumayag ito ngunit pahiyang-pahiya siya nang dumating ito na kasamang asawa. "Ito oh, $10,000. Magsimula kang muli ng buhay mo. Subukan mo. Pakiusap ko na lamang sa iyo na huwag mo nang asaming manggamit ng ibang tao." Wika ng asawa ni Jolene habang matalim ang mga tingin nito sa kanya. Magkahawak kamay ang mag-asawa na iniwan ang kawawang si Anton sa restaurant. Kahit saang ang gulong tingnan, mali talaga ang panloloko ng tao. Lalong-lalo na ang damdamin ng mga taong nagmamahal sa atin. May kasabihan nga na lahat ng ginagawa natin, masama man ito o mabuti ay babalik at babalik sa atin ito. Katulad na lamang sa nangyari sa buhay ng lalaking si Anton, nang dahil sa kagustuhan niyang yumaman at perahan si Jolene ay nawala lahat ng nasa kanya, habang si Jolene naman ang lalong pinagpala ng Panginoon. I hope na marami kayong natutunan sa kwento natin ngayong araw na ito. Hanggang sa mga susunod pang kwento na puno ng aral. Once again, this is John DTV. Subscribe! Bago matapos ang video na ito ay gusto ko muna mag-shoutout. Shoutout to Rhea Family of Pangasinan mula kay Jaren Channel. Shoutout din kay Louis Nicolas from Quezon City. Shoutout din kay Levenson Kapinpin. Shoutout din po kay Ma'am Marian or Lindsay Domingo. And shoutout din kay Steven Kurt Castro. At bago matapos ang video na ito, ay nais kong batiin ang Castro Family of Malupak, Concepcion, Tarlac. Mag-iingat po kayo palagi dyan at ang pagbating ito ay hatid ng isa nating kaibigan all the way from Taiwan.